Bagyang bumaba ang bilang ng kaso ng child labor sa bansa ayon sa Department of Labor and Employment. Ang DOLE gumagawa ng mga hakbang na makawala sa child labor ang mga kabataan. Si Noel Talakay sa detalye. Magkakasangga ang mga bansa sa Southeast Asia sa pagsugpo ng child labor. Kasama na riyan ang Pilipinas sa pangunguna ng Department of Labor and Employment at World Vision Development Foundation Incorporated Philippines. Ang goal is hindi magkaroon ng redundancy, na hindi i-inventohin ulit yung gulong. Kung ano yung effective, i-contextualize, tapos i-scale up, i-replicate, at i-sustain. Major outcomes or major na programs, you would say, na ginagawa namin, una is to help both governments with the increasing in enforcement of laws for the protection of children. Batay sa datos ng DOLE, bahagyang bumaba ang bilang ng mga kaso ng child labor sa bansa. Halos 100,000 kaso ang ibinaba nitong 2022 kumpara noong 2021. Naitala rin ng DOLE ang ilang mga rehiyon sa bansa kung saan mayroong pinakamaraming kaso ng child labor, kasama na riyan ang rehiyon ng Mindanao. Kadalasang pinapasok ng mga bata ang mga mapanganib na trabaho sa agrikultura. Pag hindi na pumapasok yung bata sa eskwelahan, kapag yung bata ay nasa panganib, kunyari tumutulong siya sa magulang niya, nagtitinda siya pero nasa kalsada siya. Kung yung bata hindi nakakatulog ng 8 oras, no? At hindi siya nakakakain sa tamang oras. Kaya ang DOLE gumawa ng hakbang para matulungan ang mga nasa child labor, kasama na ang pagbibigay ng trabaho sa mga magulang. Ano po ang ginagawa po namin una? Pinoprofile po namin, hinahanap po namin kung nasaan yung mga child laborer. Ano yung ina-assess po namin, ano yung kanilang mga pangangailangan? Una, makapagtrabaho o makapag-train po sila. Kung hindi po sila, wala po silang preference na magtrabaho o matrain, binibigyan po namin sila ng opportunity na makapagsimula ng negosyo. Kulong at multa ang parusa ng lalabag sa Republic Act 9231 o Child Labor Law, kasama sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tapusin ang child labor sa bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.